Pinagbabaril ng mga di pa nakikilalang salarin ng isang mag-ama sa Bantay Ilocos Sur. Tinambangan naman ng riding in tandem ang isang kawani ng munisipyo sa mga Tarem, Pangasinan. Makibalita tayo kay Charisse Victorio ng GMA Dagupan. Namatay si Conrado Reboledo matapos siyang pagbabarilin sa Barangay General Luna, mga Tarem, Pangasinan. Tinatahak ni Reboledo ang daan sakay ng motorsiklo nang tabihan siya at pagbabarilin ng riding in tandem. Kwento ng mga saksi, tiniyak pa ng mga salarin na patay ang biktima bago tumakas. Empleyado si Reboledo ng munisipyo ng mga Tarem. Papunta siya roon para dumalo sa flag raising ceremony ng tambangan. Blanco pa rin ang pulisya sa posibleng motibo ng mga nasa likod ng krimen. Humandusay naman ang isang lalaki matapos barilin sa Barangay Buhisan, Cebu City. Napagalamang bagong labas mula sa kulungan ng biktimang si Ronaldo Decina. Ayon sa nakasaksi, nakita niyang nakikipag-agawan ng armas ang biktima sa isa pang lalaki. Doon na may narinig na putok ng baril. Namatay ang biktima. Sumuko naman ang sospek. Depensa niya, ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Pagtanaw na ko, bunot siya ang armas. Pagbunot niya, naamaw to ang ilog. Naningkamot kong may ilog para di ako'y mamatay. Pinagbabaril din ng mga di pa nakikilalang sospek ang mag-amang nakasakay sa isang tricycle sa Bantay, Ilocos Sur. Nasawi ang ama at ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nakaligtas naman ang isa pa niyang anak na 8 taong gulang. Ayon sa pulis, ihahatid sana ng ama ang kanyang mga anak sa paaralan ng mangyari ang pamamaril. Iniimbestigahan pa ang krimen. Charisse Victorio, Nagbabalita, Pilipinas.